Matagal pong nakasama ng legit Dabar Cads itong si Anju Iliana sa Eat Bulaga. O, a few years ago, siya po ay umalis ng show. O, pagkatapos po nun, mayroong mga lumalabas na mga issue na siya po ay hindi pa completely paid ng tape. At meron ding mga issue na baka hindi sila okay ng TVJ. So yan po yung mga ilan sa tinanong ni Miss Aiko Melendez dito kay Tikboy, kay Anjo, na dati magkapamilya sila kasi kapatid ni Anjo, di ba? Ex po ni Miss Aiko. At ang ganda ng kanilang interview. So I recommend that you watch po sa channel ni Miss Aiko yung pong kanyang mahabang interview dito kay Anjo. Pinag-usapan din nila tungkol dun sa yung scam daw sa school, tapos yung sa kanyang ex-wife. Pero ang papanood ko lang po sa inyo ngayon ay yung part kung saan tinanong siya about doon sa tape kung may kulang pa ba sa kanya na babayaran. So ito po yun, panoorin po natin yung maiksing part. Previous ano kasi yan eh, ayaw ko na sana mag-usama. Lumabas naman kalabosin yan, ano, yung mga hindi na babayaran. Pero klaro lang natin muna, Anjo, bago mo sagutin yung okay ka kalabosin kila Tito Sen. Siguro. Mahaba naman pinagsama namin. Oo, tama. But when I resign kasi, nag-join ako ng Net25 and it was a long time show. Okay. almost katapat, diba? Katapat. So, sa kanina ka-usap ko, nakaka-text-text ko si Pauline. Pero yung closeness namin, siyempre, hindi na ganun kasi wala na ako sa show. Pero I'm sure may respeto kami sa... Pero kasi nasa mundo ka ng public service, ano yung ginagalaw mo mundo ngayon kay Senator Zingboy? Maliit, magkikita at magkikita kayo ni Tito Sen. For sure yung magkakita kayo. Naman, tinatawag ang mga Tito Sen. Pag may kailangan na, pa'y, nasa na yung radyo na hinirap. Ay, ano, ano, sinasabi ni Sen, nasa na yung radyo-radyo niyo. Ganun-ganun lang. Madalas si Tito Sen kasi parang tatay-tatay ang madalas akong pagalita. Si Bossing naman is like my brother I never had. For 12 straight years, magkasama kami araw-araw hanggang Pasko, hanggang New Year, kagugol. Tapos nag-eat Bulaga. So, malaki yung pinagsamahan. Joey lalo. No? Yeah. So, although ngayon, siyempre hindi kami magkatrabaho. Hindi kami nakapagkwento. Tapos may problema pa sila. Namahal ko ang ano, mahal ko si Bossing, mahal ko si Joey. Si Tito Sen, nire-respeto. Dahil sa lagi niya akong pinapangarala. Ibig sabihin, pagka pinapangarala ka ng tao, may halaga ka sa kanila. Kasi, nakikita nila hindi lang yung mga ganda sa'yo. Saka ilan lang yung circle of friends nila. Correct. I'm honored to be for those years, so many years, na ginagawa nila akong julala. Yes. Sabihin, love nila ako dahil sinasama nila ako saan. Naniniwala ako sa mundo natin, Anjo. Maliit lang eh. We go around circles lang. So magkikita at magkikita. And once na ang isang relationship was based on love, trust, and respect, you can never go wrong, di ba? And I feel na, although I cannot speak for them, pakiramdam ko naman na mahal ka nila at mahalaga ka sa kanila, and that will remain in their hearts forever. Ako, basta ako, yung pag may pinagsamahan kayo, parang family yan. Sabi nga, once you're a member of the family, you'll always be a member. Yeah. Once may pinagsamahan kayo, kasi minsan, ups and downs ang buhay. Pag may pinagsamahan kayo, habang buhay niya. Anjo, thank you. Ang ganda. Ganda nung part na yon. Ang haba pa nung pinag-usapan nila dyan. Kinlarify ni Anjo yung mga ibang issue sa kanya, pati doon sa pamilya niya, sa mga anak niya. At alam nyo, ano eh, nasabi din ni Anjo pala na parang gusto niyang bumalik sa public service, magkukonsela siya sa Kalamba naman. Nakatira siya sa Kalamba kasi sinasamahan niya yung kanyang nanay na doon nabila ng bahay. Eh baka magkonsehal si Anjo. At suportahan ko si Anjo kasi makikita nyo naman eh, obvious naman, makikita mo na mabait yung tao, yung puso ni Anjo nandoon sa pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa... Parati niya sinasabi, importante yung may nakakain, yung pamilya, may kumbaga, nasusuportahan yung isa't isa. Kumbaga, siya, for the longest time, siya yung breadwinner ng pamilya. O tapos, naipasa na niya yon sa mga kapatid niya. Sila na yung mga breadwinner. So, makikita mo yung puso ni isang Anjo Iliana. Na mabait talaga. Na, alam mong, sincero, down to earth, humble. At, ayun, yung sa TVJ, nasabi din niya na yun na baka merong konting tampo nung siya ay umalis sa show para sa lumipat sa isang katapat na noontime show rin. Baka nagkaroon ng tampo doon. Pero I'm sure tampo lang yan. Hindi nun maaalis yung pong 12 years na pinagsamahan nila
sa Bulaga. Yung nasabi niya, araw-araw magkasama. O pagkatapos nun, yung sa si Joey sa Nuts Entertainment. Diba? Tagal din nilang nagkasama doon. At si Tito Sen, parang tatay-tatayan nga nitong si Anjo. So it only goes to show yung pong band and yung love, itong pagmamahal talaga between TVJ at itong si Anjo na legit dabarkads din. At yung issue ng hindi siya napapasahod pa ng kompleto ng tape, parang hindi na lang niya diniscuss iniwasan na lang yung issue. Pero nagigets din naman natin yun kasi baka kung patuloy siyang nagsasalita, baka mas lalong hindi niya makuha kung meron pang kukunin. Kasi kung wala na, madaling sabihin, hindi, wala na, settled na, tapos na, diba? Madaling sabihin pag ganun. So di natin alam kung talaga bang wala na or tahimik lang si Anjo, gusto niyang isettle na lang behind the scenes. Pero kasi natanong ni Aiko so maganda na nasagot din niya. So hindi nila nabalikan, hindi nila natapos kasi sinabi din nga niya na parang ayoko nang pag-usapan, ayoko nang i-airy pa. So sana kung meron man kulang dito kay Anjo mula sa tape, maibigay, maaring na delay lamang. O kasi nung pandemic, medyo hirap din noon. Sana mabigay lang. Kasi syempre, nakita naman natin si Anjo, may pangangailangan din para sa pamilya niya, sa mga anak niya, sa, yun nga, and hopefully, sana ang wish ko lang siya at si Jano makita natin one day, kahit as a guest dito sa EAT. Okay? Makita natin sila ulit. Diba? Yung nga, yung si Jano nga, naisip ko nga, diba, yung si Team Vin at Joe, diba? May yung isa doon, kamukha ni Jano. Eh, paano kaya yung isa, kung si Tikboy naman, kung si Anjo naman? Pero anyway, that's ano, ako as a fanboy, wish ko yun na makita ulit si Anjo kasama ang TVJ dyan sa EAT. Na kung meron man tampuhan, maisang tabi na at maiayos na yung pong kanilang mga relasyon as friends. So, yun po ang latest po natin. Mamaya magla-live po tayo, mamayang 2:30. Panoorin nyo po yan. Didiscuss natin yan, pati yung ibang mga nangyari po sa EAT. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye, guys.